Ganito ka nalapot. Ito. Sinamain ko na po siya ng sticker. And next, so ito yung meron tayo dito sa isang box. Tapos meron tayo dito, yan, disposable. So ito yung in-order ko, guys. Sinamain ko siya ng ganito. Yan. So ito yung in-order ko na plastic. Yan, ito yung in-order ko. Ito ko ilalagay. And then, so meron ako dito, guys. Ito yung pang-takip. Yan. Ito yung pang-takip niya. Yan. Yan. So dito ko siya ilalagay. Yan. So 15 pieces. And then, lagyan ko siya ng sticker. Yan. So ito po, kaya siya 385. So next, ito na yun, ang ating yan, wala dito. Yan, this is so, this is it. Guys, nakalagay sa isang box. Yan. Yes, ito po ay regular premix fresh calamansi. Ito yung pangpatanggal ng sibo. So, meron tayo dito. Ito naman ay bubble booster. Yan. Bubble booster. Fresh calamansi, pampabango to, pampatanggal, ano. Tapos meron tayo dito, surfactant. Yan, surfactant. And then, so meron dito tayong thickener. Ayan na rin dito, guys, thickener. Yan. So, ito instructions. So, nakalagay dito, step 1, lagyan ng 14 liters na tubig, acting back. Sundin ang sukat ng tubig, lalabnaw ang mixture pag kulang or sobra sa tubig. Pwede ang malinis na tubig, gripo or mineral. Step 2, sunod na ibuhos ang SORF. Ito guys, yan. SAE45 bubble booster. Isunod na ibuhos ang softicant. Ibig sabihin ito, and then so ito, so ipagsabay natin. Bupitin ang maliit sa dulo at ibuhos paikot sa tubig. So ito yun. Yan. Paikot ang pagbuhos. Ito yun yung pag-booster. And then, so step 3, i-shake at ibuhos ang premix bottle at haluin mabuti laman ng premix bottle. Decreasing agent. Ito guys, so ang laman nito, decreasing agent pang patanggal ng sebo or scent. Antibacterial, chelatic agent, water softener, colorant. Yan. Step 4, unti-unting ibuhos ang thickener. Ito. Habang hinahalo ito ng sobrang baga lang. Hanggang sa maubos at matunaw ito. Pag siguradong tunaw na, takpan at ipahinga ng 24 hours ang mixture. Yan, so ito guys, ito yung laman ng Wise Cleaner. So meron tayong SAA Fortified Bubble Booster, surfactant, at meron tayong thickener, at meron tayo ditong fresh calamansi. So ang ano niyan, yung pangtanggal sibo. Yan. Degreasing agent, pangtanggal, sebo, scent, antibacterial, chelating agent, or water softener, colorant. Yes, meron na tayo guys, 14 liters of water.
So ang ginagamit ko dito ay tubig ng gripo. So pwede naman mineral or tubig gripo. So tubig gripo ang ginamit natin. Ito 5-40 liters ang ginamit ko nito. Ganito ang sinusukatan ko, guys. Ito kasi 1.5. So 9 na ganito, 1.5 and then 500 ml. So dito hanggang dito. So equivalent po siya ng 14 liters. Ngayon, ito yung mga ingredients ng ating ingredients. Yan, 1, 2, 3, 4. Yan, so 4 ang ating ingredients. So make sure tama yung ating pagkalagay, step by step. Yan. Bubble booster. So, dalawang ingredients na nilagay natin, guys. So, mag-wait po tayo ng 20 minutes bago po natin haluin. So, ito yung itsura pag 5 minutes pa lang. Nandun yung surfactant. Nandun po yung surfactant sa ilalim. So, wait natin siya 20 minutes. Yan, so after 20 minutes, hahaluin lang po natin na maigi, guys. Make sure na lahat ng mga ingredients ay tunaw na tunaw. As in, clear ang makikita natin. As in, para siyang tubig. At paghalo po, guys, ay dapat po ay one side lang. Para hindi siya bumula ng bumula pagbaliktaran ang pag ang paghalo. So dapat one side lang ang paghahalo. Liwanag na, oh. Yeah, lumiliwanag na siya, oh. Para siyang tubig na. Bula na siya. Nag-ibula na siya, guys. Ito, oh. Maliwanag na siya, guys. Para na siyang tubig. So, and next natin ilalagay itong regular Premix Fresh Calamansi. Here. Yan. So, shake-shake muna natin yan. Shake-shake! Ng ating regular Premix Fresh Calamansi. So, calamansi ang ating ginamit. Fresh. Tama na! Tama na, ma! Million? Wow! Wow, it's a flavor! Ito pa sa atin niya. No. Halo. Ano? Halo, pa. Hindi pwede ng baby. Ama, kainin ko yan. Ma, kainin ko. Ama, akin na kakainin ko. Sige. Ah, grabe. Ang sarap. Ama, amoy lason. Huh? Amoy lason. Lason. So next, guys, ang ating thickener. So dito, guys, sa last na part, so medyo nakakangalay kasi ito ay pabigat ng pagbigat ang paghalo mo kasi ito po ay pangpalapot yung thickener. So yan, so tiyaga-tiyaga lang, so dapat ma-achieve mo talaga yung pinakamagandang result. Yan, so dapat matutunan mo lahat ng mga ingredients and dahan-dahan lang sa paglagay ng thickener and then halo. Yan, so unti-unti lang, guys, para talaga siya mahalo ng mahalo. Yan, so ang tamang paglagay, yan, so patak lang hanggat natutunaw na uubos ang ating thickener.
Yan, so medyo okay-okay na siya, guys. Tingnan nyo ganito siya kalapot. Yan, so make sure talaga na mix natin lahat ng mga ingredients. So, pag ganito kasi, guys, pinaka-last part talaga ay talagang sinusubukan na iyong lakas. Yan, kung sa tingin niyo po, guys, ay talagang na-mix na lahat ng ingredients. So, takpan na natin. Wait po tayo hanggang 24 hours. So, see you on my next video, part 2. So, ang part 2 naman ay titingnan natin kung okay ba yung gawa natin at magpapak tayo kung ilang litro or 1.5 ang ating maipapak. Pero bumili ako ng plastic. So, ang ginamit ko, guys, na plastic is 1 liter. So, kasama po siya doon sa in-order ko. So, see you on my next video, part 2. Sa jajan, mama. Thank you, anak. Ma, kanino? Yeah.